A reading from the Acts of the Apostles. Upon entering into Rome, Paul was allowed to take a luxury of his own, although a soldier was assigned to keep guard over him. 3 days later, Paul invited a prominent man of the Jewish community to visit him. When they had gathered, he said, "My brothers, I have done nothing against our people or our ancestral customs. Yet in Jerusalem, I was handed over to the Romans as a prisoner. The Romans tried my case and wanted to release me, because they found nothing against me.
serving of them. When the Bishop of Tokyo, I was forced to appeal to the Emperor, Lorana Fox, to make accusations against my old people. This is the reason why I have asked to see you and speak with you. I wear these chains solely because I fear the hope of Israel. For 2 years, Paul stayed in his rented lodgings, welcoming all who came to him with full assurance and without any hindrance whatever. He preached the reign of God and talked about the Lord Jesus Christ. The word of the Lord. Thanks be to God. The just will gaze on your face, O Lord. The just will gaze on your face, O Lord. O Lord, the Lord is his holy temple. The Lord's throne is in heaven. His eyes behold. His searching glance is on mankind. The just will gaze on your face, O Lord. The Lord searches the just. The lover of violence he hates. For the Lord is just, he loves just deeds. The upright shall see his face. The just will gaze on your face, O Lord. Please arise. Hallelujah. Matatapos na Easter time.
Doon tayo papasok sa ordinary bahay. So bahay niyo matungsaan may nakita po natin sa mga nakalipas na pagbaba sa pagkakyat ng Jesus. May mga ilang mga kaanyaya na ibinabahagi sa Jesus na tulad ng ako ay sinabi niya kay Pedro, "Do you love me, Peter? Feed my sheep, paarin mo ang aming mga tupa." Ngayon, sa iba ngayon natin ngayon kay St. John, ito po yung bahagi na matawagan natin ngayon ulit. Bahagi na ang Ibanghelyo ni San Juan. Dito na siya nagpakilala na bilang may akda na Ibanghelyo ito. Bahagi na kung saan because it is this same disciple who is the witness to those things. It is he who wrote them down. And his testimony, we know, is true. So, para maging maluwag na itong sinulat ni San Juan ang hindi lamang chismis. It does not come from a third party. Ang maaaring hindi lamang ito isang patrasalin ng isang report na ibinahagi. Ito mismo ay maluwanag na naroon sa mga nabanggit na pangyayari na kanyang isigulat. Napakahalaga po na makita natin ito sa mga ibang ito sa pagkakarang magmamakan natin kung pinamamagin ni Jesus ay tunay hindi lamang isukulang, pero it could not verify. Kaya ngayon ating task ay apat. Apat ng Ibanghelyo. Magamat ngayon, magkakaiba-iba. Pero itong apat na ito ay maliwanag na kung saan ay hindi lahat ay malabat. Pero maliwanag na alam ay witness ng mga pangyayari na naganap kay Jesus na masabi na ito ay hindi lamang kwento-kwento. Kaya po, isa sa mga pinagpahalap natin ng ating pananampalataya ay yung ating pananampalataya will be verified historically. At ito ay ibinamanin katulad po ng bawa na mga sumulat sa banal na Ibanghelyo. Katulad ni San Juan. Pero sabi na, kaya hindi na panigurin ko. Bakit pinaliwanag ni Jesus yung tungkol doon sa sinabi ni Jesus tungkol sa kanya na kumisa ang maliit na din bago niya ipinakilala yung sarili niya para ma-establish yung kahalagaan ng pagsusulat ng Ibanghelyo ito na kumisa kapag wala lamang sabi na natin na yung kwento o chismis ay makita natin na rin ay maaaring subject for
sabi sa kaglayan, ang hindi pala siya pinagkaroon ng mismo kay Jesus. Si Pedro mismo ang nagkaroon kay Jesus. Anong nagkaroon ni Pedro? Sabi niya, what about me? Ang tinutukoy, walang iba kundi si San Juan. Ibang ilista. Yung San Juan Apostol. Kasi yung unang bahagi ulit, tumutukoy doon sa magkakabulo sa kanya. So, yun ay sinagot na ni Jesus. Pero, ngayon ang tinatanong ni Pedro kasi nakita niya na close. Close sila ni San Juan. Kasi nasabi ay tao na mismo ni San Juan sa kanyang sarili, sa kanyang ibang sarili. Kabilang ng disciple, ang alagad na pinakamamahal na Jesus. Yun ang tawag sa kanya. Kasi dito mo yun, no? Yung hihigil ka sa dibdib. Sa atin niya, kapag ginawa mo yun, sasabihin sa'yo, bakla ka. So, pero, no, kasi lalaki sa lalaki. No? Pero ang sabihin, ang maluwakan na rin, doon mo sila ni San Juan, ibang ilista. Kaya ang tanong ni Pedro ay, ano mangyayari ito sa pinakamalapit? Bagamat si Pedro ang pinakamalapit ng labing dalawang palaga ay si San Juan. Siguro dahil sa si San Juan is the youngest of the 12 disciples. Pero anong sabi ni Jesus? Sabi niya, suppose I want you to stay until I come. Ano ngayon? Kung gusto ko siyang mabuhay hanggang sa muling magpagdating. So yun ang sabi ni Pedro. Pero yung lumalat sa mga alagad ay, ha? Hindi mamamatay. Si San Juan. Yun yung lumalat. Kaya, yung sabi ay, kung hindi sinulat, ni Juan ito, maaari na masasabi. Maaari na yun ang magiging pagkaunawa ng mga tao. Kasi sa pinaunaw natin ay subject for several interpretation. Pero pinaunaw natin kung isa ito na hindi. Hindi yun ang ibig sabihin. Ang sinabi ay, ano ngayon? It is not your business. Ang pinaliwanag dito na ang kalagaan sa ilin, ang pinakalagaan ay ang pagsunod mo. Yun ang binibigay ng pagpapalaga. So, yun ay pinaula ni Juan Bautista as a reason to roll the forecast bell. Na kung pusin ay parami mo na ating ngayon pinapakulapan. So, at maluwagin na kung pusin ko sa loob ng apat na Ebanghelyo ay si Juan Bautista medyo theological approach. Kaya ngayon tawag natin yung sa tatlo, St. Matthew, and St. Luke, ay kung tawagin natin yung synoptic, halos magkakaparang-parang ang nilalaman. Pero kay St. John, medyo iba at nasa higher perspective, more on a theologian. So ano ang mensahe na binibigay ni Jesus
pagi ini. Yung oral tradition, nagsimula ang lahat ng ito bago mong isulat ito. Lalo-lalo po doon sa kalitigan din ito ay nagsaling-saling muna. Nagsaling-saling. Hindi ito yung katulad natin ng Lord na habang may nangyayari, may nag-ibig ng kabag. Hindi. Ang una po sa apat ay pangayon ay kay St. Mark. Kailang isinulat ang aklat ni St. Mark, yung Gospel of St. Mark, 70 AD. 70 AD. So, almost 40 years bago, around 70 AD. Almost 40 years bago namatay sa Jesus. Yun ang unang sinulat sa kapag pinag-usapan po natin ang Gospel. 70 AD. So, ano yung nauna muna? Oral tradition. Nagsaling-saling sa salita. And most of the motawagin po natin pag pinag-usapan natin ang Biblia, pero mahalaga yung tinatawag natin oral tradition. Kasi dito natin maunawahan. Dito natin ikit ang maunawahan po na yung ibig sabihin ng mga pangalita na ipinahago na natin. At kung natin pawang kung hindi natin isisitid para po sa pag-aunawa ng mga Hudyo. Yun ang ibig sabihin ng oral tradition. Kaya mahalaga po sa atin ang tinatawag natin sacred tradition. May mga banal na tradisyon na nawa ay makikita natin na naging bahagi ng pagkilos ng simbahan na maaaring magpalago sa pagkilos nito. Kaya ito ay pinaprotektahan din ng pagkilos ng simbahan. Yan ay puro kung tayo mga nilay, yan ay bahagi din po ng ating. Pero pag pinag-usapan natin ang salita ng Diyos, tinabalang sa alam-alam natin ang oral tradition. Ang in general, yung salita ng tradition, bahagi yung mga usapan na yung makita mo natin. Sa baka, ito ay mahalaga at tumutukoy sa mismong pagkakawala na nasusulat na salita ng Diyos. Pangalawa, kapag sinabi kasi ng salita ng Diyos, hindi ng Biblia, yun yung pangalawa, the written word of God. Ito yung written word of God. So, nasusulat na salita ng Diyos, tinatawag natin ngayon Biblia. Na tayo ay may version, may mga Protestante, no? May sarili silang bilang ng Biblia. Pero ito yung pag-usapan natin ng Word of God, makalala nyo, the written Word of God. Pangatlo, ayun eh, ang pagdulos ng simbahan. Bakit? Kasi bago po ito ako, sino ba naman ito? Well, yung bahagi ng pagtukol ay hindi yung simbahan. Ang simbahan ang pumunan. Yung Old Testament, walang problema ko sa Old Testament kasi yung Old Testament ay ginagamit ang yun ng mga Hudyo. Yan yung kanilang sacred scripture. The Old Testament is the sacred scripture ng mga Hudyo. Sa atin, bahagi lamang po ng tinatawag ng ating Biblia. Wala silang bahagi kita. Bakit?
para sa kanila hindi pa dumarating ang Mesiyas. Pero our Old Testament ay Biblia ng mga Hudyo. And then, yung New Testament na kailan mo 4th century. So, sino ang mo ang sigba? Hindi naman bumagsak yung mga salamat patuloy yung Biblia. So, ito yung magsabi ng sigba. Ito yung pangalaman ng New Testament. So, with the word of God, kapag sinabi natin word of God, word of God, kinakailangan na sa ating magpakumawa yung tanto nito. Ang bagyo ng paanaya na ibadyo yung bagyo, yung poor insectical ni Pope Francis, the joy of the gospel, ano yung kanyang paanaya? Go back to the source. Go back to the source. Yung pagpapawa natin ay patuloy natin pagninilay. Siguro mo ay doon sa mas nakikita natin, masusulat na salita ng Diyos. Pero huwag natin kalimutan. Huwag natin kalimutan yung pagpapawa kung tatlo na pagpinamasabi natin ang salita ng Diyos. Andiyan yung moral tradition, sacred tradition, andiyan yung simbahan, at andiyan yung masusulat na salita ng Diyos. Yung Biblia. Yung Biblia. Kasi yung simbahan, lalo-lalo na po, diba si pagdiriwan natin ng Pentecost, yung pagkatayo ng simbahan, at sasabihin yung lumbas na kayo, the Holy Spirit ay pinadala ng Diyos. But especially to the Church. Maraming masabi ang tapos ko sa Holy Spirit to Santo. Pero, higit na makikita ko yung pagtulos ng Spirit to Santo sa kasimbahan ng Panginoon. Sa simbahan ng Panginoon. Kaya tayo ginagawalan ng simbahan. Kaya pag-inigyari natin yung pag-uris. Kaya napakalat ako. Kasi ako yung sa sinasabi niya nito. At ito kaya mga ginagawin ko lang natin pupunta ng simbahan. Pero because, hindi niyo masapasama ang mababasa lang. Maliban na lang kung palang babasahin nito. At hindi niyo masapasama rin nito. Pero ginagawin ko sa inyo. Para makita ninyo yung importansya ng pagpapahalaga natin sa salita ng Diyos na binibigyan ang direksyon ng simbahan. Kaya ba ito yung isa sa mga bilangan natin doon mga tulong ng Kristiyan? Kasi mas maging maliwanag sa ating pagpunilay na masusunod na salita ng Diyos. Hindi mo matulad ng ibang sekta. Pag makita ko natin, yung sekta dyan na born again, dyan sa pagpasok na buong katalina, wakay, at saka yung born again dyan sa pagpasok, pagkaiba ng puro. Parang born again. Kasi bakit? Wala silang elemento ng simbahan. Wala silang elemento ng simbahan. So, paano yun ang pagtugon na kung saan ang makita ko natin? Katulad ng bawal ng alit, kapag sinabi mo, yung tulo mismo ng simbahan, yung tulo mismo ng alit ng pastor. Halimbawa ko ay sa usapin ng death penalty, iba-iba yung kanilang interpretation. Sa atin, maluwanag. Pag sinayin ang death penalty, hindi tayo mapapalag sa death penalty. Yan ang sabi ng simbahan. And that is clear
Ngayon, hindi pwede na lamang sa mga Katoliko kung malintala sila. Pero kapag pinag-usapan natin, yung clear Catholic faith, naliwalan nga rin, no, to, death, and life. Pero ito po yung awal yung pinag-awal sa atin. Makita po natin yung kahalagaan. Lalo-lalo natin ang susulat ng salita ng Diyos. Para pangunawaan natin at pag-ilal-ilayan ng mga usapan. Napakalala mo, kahit na po yung binasa natin yung Panghelyo na ipinakalag mo sa atin. At ito po ang pangunawaan. Kaya po, sana po ay pag-unawaan tayo ng mga. At ito po ang pangunawaan sa unang pagbasa, Acts of the Apostles. Si Pablo pala na nakulong, pero siya ay nandulong sa isang bahay. Hindi pala Pablo yung tinatawag na house arrest. Isang Pablo pala yung nasa house arrest. Pinayaman ng korte. Nasa house arrest. And that is 2,000 years ago. At yan ang napakalala na makita po na yung pagkulong-ilayan natin. Yung batang nakasunod. At ito yung kumawaman ng Lord San Juan. At ito na po yung bahagi ng pag-Diyos. Kung isa po medyo may kabigatan. Isa rin tayo ng pangalaman niya rin. Sumulat tayo. Isulat natin ang ating refleksyon. Isulat natin ang ating pag-inilan. Napakahirap yung sumulat. Kahit ako misa, sabi nga po, mag-aalis po ako ng website ng Catechetical Commission. Sabi ko, mga paro na ito, ngayon po, pagpunod kayo ng inyong refleksyon in writing. Medyo mahirap, mas madali mag-video na lang. Pero, pwede mo mag-video kasi makita. Pero, iba rin yung pagsula. Bahagi mo. At makita ko natin, no? Na isa po sa mga tinatanggap natin ay sa legal aspect ng sula. Unang kawamaraan kung hanggang ngayon ay sula. Bagamat ko ngayon, pwede na rin yung email. Hindi ko lang alam kung tinatanggap na kayo ng mga videos. Sa legal aspect. So ito yung kailangan natin sa harapan ng program. Makita po natin yung kahalagahan. Patulad po ng isang tulad ni San Juan tungkol sa buhay ni Jesus. At nawari po ay mga pagbahagi rin po tayo sa isang pagkilos upang lalong mapalalim ang ating pag-inilay, lalong-lalo na ngayon ang panahon na ito. Maging bahagi mo, isang hamon ko lang ako, ay magsulat tayo ng ating mga reflection. Binigay ko natin tayo mo sa social media, sa Facebook. Kahit ito mo lang magdalag. Pero maganda rin yung binigay natin. Kaya po ako, may video ako. Kasi para maging maluwanag, para makita ko, ako magkakay ng kamali sa sinabi ko. Pero bahagi rin ko, kaya ako ginawa natin sa pagkura natin. Para may pahalin sa iba. Para kahit sa mga may kanilang mabuksan at sana rin po ay mga tulong sa kanilang paghihilay sa pagsunod kay Kristo.
Take this all of you and eat of it.
which will be given up for you. Similar to the son of a sinner in the chalice. And once for giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. This is the chalice of our blood, the blood of the new and everlasting covenant, which will be poured out for you and for me, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. We proclaim your death, O Lord, and profess your resurrection until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Now we pray that we are bringing the body and blood of Christ. We will be gathered into one with the Holy Spirit. Remember, Lord, to the fullness of charity together with Francis, with Aventura, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that we, the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with the blessed apostles and all the saints who are pleasing to all the ages, may be merited to be born as in the light and in praise and glorify you. Through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, and all your honors is yours forever and ever. Amen. God, we may also spread the gospel of hope that Christ brings us. Deliver us, Lord,